Minemaintain ko talaga yung pagkaano nito eh. Clean look ba talaga pag clean look? Yun lang ang masasabi ko din. Pag kahit luma yung auto natin, kumbaga, bigyan pa rin natin ng value. What's up, Pocheros? What's up sa inyo, mga batatas? Babalik tayo, guys, no? Syempre na naman sa panibagong video natin. So, alam nyo, guys, no? Na-realize ko lang. Sa tagal-tagal na natin nag-vlogs, no? More than, I think, mag-2 years na tayo this month, no? So, never pa tayo nakapag-shoot ng Honda City. So, ngayon, guys, napupunta tayo ng UP. Dito lang malapit sa atin. Re-review tayo ng Honda City, guys, no? So, ako curious din ako kasi para sa akin, guys, yung Honda City. Sobrang maganda siya visually. Lalo na yung mga first gen kasi yung mga Honda City ngayon medyo malalaki na sila. Sana tapusin yung video natin, guys, no? Kasi marami kayong matututo tunan sa video na to. So, ayun, simulan natin yung video. Let's go! So, yung review natin ngayon is Honda City Type Z SX8. Tawagin natin yung owner. Boss Joey, kamusta? Okay naman. As always, mainit ngayon. Summer. Oh, summer na kayo, papi. Tingin init-init eh, no? Talaga ngayon, pati yung mga kotse natin, nag-iinit eh. Ba't ganyan ang napili mong sasakyan? Actually, kasi first service car ng pandemic. Pero, parang naisip ko din kasi, siyempre, mataas ang value ng BDI, LXI. Naisipan ko maganap na ito kasi from the tropa din. Shoutout yun, Gio Ramos. Naisip ko na, kumbaga, paano ba ako ng ganito, nakatulad mo sa kanya. Tapos, nagkataon na nakuha ko to siya ng ganyan, medyo mint yung condition, medyo may laman na. Tapos, onting adjustments na lang, kaya na uwi din talaga ako sa SX8. Mas mataas ang value ng mga bigote kaysa dito? Oo, kasi kung kukumpara, kasi ito talagang city na to is yun nga, nabanggit na nga natin, parang pang city driving lang. So, ito yung modelo na to, bihira lang din nakakaalam. Mas mataas talaga value ni LXI at saka ni BTI kasi pangalan na nga, Civic, gano'n. Tapos, iba, collector's item. Ito, sakto lang ba sa value niya? Ang pagkakalam ko, mas mataas ang retail ng City, di ba, kaysa Civic? Kung kumpara sa modelo. Oo, yung sa modelo, di ba? Kasi, talagang nag-focus sila sa economy. Siyempre, mga Civic ngayon, malalakas din sa gas. Nandun talaga yung accessory sa loob. Tapos, talagang nag-focus sila sa tipid yung gasolina. Para bang, siyempre, as katao, dun ka na. Mataas nga resale value, pero malaki naman matitipid mo for the long term. Speaking of gas consumption, tipid yung ganyan. Oo, matipid talaga to. Lalo kung stock. Pero kung i-convert mo, nandun din talaga yung, alam mo na. Ano ba yung mga generations ng ano? Yung pagkakaalam ko, meron Gen 1. Nagka-code din ata ng SX8 yun. Tapos ito, yung pinaka-SX8 na talaga. Mas kilala to Precast SX8 eh. As yung Gen 3, yung parang, yun nga mataba, yung IDSI. Then yung GM, mga GM na City hanggang ngayon. Yun yung mga code nila. May mga GM3, GM6. Pero papi, kung titignan natin, halos kasi para mas maliit pa to sa ano, 'di ba? Bigote. Ay oo, mas maliit to. Bali, baga kung kukumpara to sa ano, sa haba. Parang ito 'yung nasa gitna, pagitan ng EK at saka ng Civic. Parang siya 'yung nasa pagitan. Baga kung sa modelong aspect natin titignan, mas malaki na bigla ang mga City, eh, no? Oo, mas malaki na talaga mga City ngayon. Kinonsider na din nila 'yung si Honda kasi kilala as comfort, eh, 'di ba? Kung kukumpara natin sa mga ibang sasakyan, talagang pinaka comfortable si Honda pagdating sa space ng sasakyan. Mula natin 'yung mga pinagkakabit sa kotse mo, ano ba mga nandito? Bali yung stock, look, yung stock ano nito, same pa rin, kumuha lang, nakuha ko na siya ng ganito, bali, depo na headlights na siya, tapos retrofitted lang ito eh, yung ano niya, yung fog lamps, kasi karamihan ng SX8, bihira lang din yung may fog lamps na ganito, so, siguro yung dating may-ari ni retrofit. Maganda rin kasi talaga ang clear na headlights eh. Parang sabihin mo, tayo man, pag tinignan natin na una natin titignan headlights, sabihin, well maintained. May mga ganito rin na mga JDM ganun. Sa JDM, sa Euro, bihira pre, talagang ang nagaganito mostly mga Thailand. Kasi sa Japan, di ako sure na wala ata nilabas na modelo ng Type Z. Bali, ang makakapagparer lang talaga dito kasi kung kukumpara sa Civic, may spoon, mga ganun. Di ko wala makikita spoon team na mga ganito. Yung mga Honda access lang na accessories like cup holder, mga ganun, yung lalagyan na shades. Ba, yun lang ba yung magpapayunik sa kanya? Ah, wala ito yung mga spoon-spoon, mga Mugen, ganun, walang ganun yan. Mugen na ganito eh. City, tapos kakargahan. Sa bagay eh, no? Parang ganun yung ano niya eh. So, bihira lang talaga yung nagaganito na JDM. Oh. So, karamihan talaga papi sa atin, stock look, ganyan ang buo. Oo, ganito lang talaga. Top and drop. Usual na makikita mo sa pang-araw-araw mo. So, tingin mo bakit onti nagbubuo ng ganito? Siguro sa ano na din, iba talaga pag naka-Civic eh. Kasi as personally, sa truck din, nakakita ko ng mga Civic talaga. Isa na rin yung lightweight. Lightweight din kasi ang mga Civics. Lalo sa EG, mga Hatch, mga EK, mga ganun. So, siguro, hindi pa kasi gano'n nilang kilala to as for truck use. Usually, may mga nagbubuo din ng SX8, pero more on rally. Kita ko dito, naka-Rego Master. Copy lang naman yan, pero binagay din talaga dun sa kulay din. Kaya yan ang nakalagay dyan. Bali, nakuha ko ng ganyan yan. Personally, ang gusto ko yung kabit talaga dyan is
C20 ito kaya RPF1, pero napansin ko din na parang bagay din to, at saka kung kukumpara kasi ito sa mga yun nga nag-autocross din kasi kami, parang matibay siya kung kukumpara sa ibang mags. Ah, kasi mas makakapal yung ano, no? So, yun din yung kinoconsider ko eh, mamaya magkamali, magbasagan tayo ng mags, lalo copy lang. Pero rota naman yan. Rota naman din yan, oo. Oh, matibay naman yan, matibay. Pops. Subok na yan. Papi, nakuwento mo sa akin, nag-autocross ka, diba? Oh, bali, same usual na ano natin na tires, yung Westlake na everyday use lang naman, standard, Jura Ace ato, yung bagong modelo, Super Ace. Yan yung bagong model nila ng Westlake. Affordable kasi siya, tapos subok naman na din. Siyempre, rado na, affordable. Sa likod ko is Federal 595 na Evo. Bali, nilagay ko yan sa likod para siyempre tipid eh. Ang ginagawa namin, tinatirotate na lang namin yan pag lalaro. Depende sa magiging condition ng truck. Kung madulas o hindi. Kung hindi, yan. Kasi advice nga naman din ng coach ko sa akin na tuto ba akong magpakapit ng ganitong stock para pag lumipat kami sa makakapit, ba basic na. Sa likod, silipin natin, anong meron dito? Pinaka-proud ko para sa lahat na naka-Stanley pa rin siya na taillight. Pagka sinabi kasing Stanley sa headlights ng mga Honda boys, kahit saan naman ata lahat, di ako sure, stock siya or talaga yung pinaka-original replacement ni Honda. Kumbaga lumabas sa kasa, naka-Stanley. Oo, naka-Stanley siya. Tapos, syempre nakaka-proud. Sabihin mo naman, uy, naka-Stanley taillights pa rin ako. Iba natin, kahit ganito na kaluma yan. Hindi pa naman madumi yan eh. Oo, kasi ano pre, talagang nire-restore ko. Every time din, gagawin rin taking tab to. Siyempre, kung may time, magpapawis, i-wax din kahit paano. Oo, sabagay. Iba pa rin talaga yung makiness. Oo, shoutout natin yung mga nandito. Mga shoutout din sa mga SX8 Club, mga nag-introduce sa akin dyan, sila Gio Ramos. Shoutout sa inyo. Siyempre, yung mga kasamahan ko din sa Wida North. Kilala nyo na ako sino na kayo. Especially kay Gabe na nag-entertain sa akin ng mga bagong mga times na bago pa ako. Sa siyempre sa pinakamamahal kong racing family, Paddock. Salamat sa mga paggabay at pag-sponsor nitong race preparation. Maraming salamat talaga. At na-introduce niyo ako sa racing talaga. Kaya malaking pasasalamat dito sa mga miyembro na to na kumbaga from enthusiast naging ano na din talaga ako, member na ako ng mga ganyan. Nung bata kasi ako, yung tita namin naka Honda City. Isang tumatak sa akin guys, no, yung kung gaano kalaking trunk space nito, no. Lalo na sa mga modelo, di ba? Pumiyahe kami sa Pangasinan, napakadami namin dala talaga pero hindi namin ng problema sa trunk space kasi pasensya na kasi medyo magulo. Kung kukumpara mo, makikita nyo naman na nakakapaglagay pa ako ng reserva sa booper na 10 inches pero malaki din yung box nyan. So then nandyan din yan, cash yan, mga bag, everything, mga malaki yan dito yung city. Oh, yun o. Oh. Ayun o. Oh. Kasi ano yun guys, oh, hindi siya katulad nung sa mga ano, sinagad ni Honda hanggang as in yung pag tinusok mo to, bakal na to sa likod, Babs, eh, no? Mm-hmm. So kumbaga syempre may extra space, yung iba kasi dinediretso lang na ganun. Pero ito hanggang doon. Same thing dito sa ganun. Ayan. Yung mga ibang city pa guys, no, mas malalim pa dito. Pero syempre ito yung mga naunang generation na city. Ano din nila siguro, prototype din. City driving na. Gala naman, ang dami-dami mong dala. Tapos di naman magkakasasakyan. Pero kinonsider din nila yun para yung icon ng city is nandun pa rin. Papi muffler, kasi dumating ka dito napakaingay. Ito may ng builder ko, from Scout. From scab kasi ako, naputol, kinakamalas-malasan. Inanin niya sa akin itong Jace Racing. So bali maganda siya, medyo may pagka-bakal yung tunog and bassy din yung tunog. Mamaya maririnig din, maririnig niyo din yun. O papi, silipin natin yung interior. Tanong ko lang, bakit naka-tint ka? Bakit, siyempre, bakit? Naka-tint, nandun na din siyempre yung... Siyempre, nandun talaga yung consider na panda look. Yun yung talagang ano ko eh. Nandun pa rin yung privacy, privacy natin. Privacy? Oo. Oh. Hanggang city pala papi, umabot yung privacy na yan ha? Siyempre, mamaya may ka, ano ka, may ka-deal ka sa loob. Ah, sa bagay, no? Yung consider natin. Privacy lang. Akala ko mga naka-civic lang eh, Babs eh. Mga naka-city rin pala, no? Naka-city. Ayun. Naka-city driving eh. Guys, sinasabi ko sa inyo, napakalinis dito. Oh. Bali, kung co-consider din natin to, yes, syempre, stop. Ako din, minemaintain ko talaga yung pagkaano nito eh. Clean look. Iba talaga pag clean look. Ito, hindi ako sure kung saan pagaling to eh. Feel ko galing Accord, upuan. Kasi galing to from Bright, dati kasing pang car show, naka sound setup. Pinalitan ata ng pang Accord, di lang ako sure. Pero hindi na to stock ng ano eh, SX8. Steering wheel, 13 inch. Kasi yun, mga dash cam for security purposes. Tapos syempre, pang maintain natin dito, pang pakintab. Hanggang dito, minemaintain din natin. Iba talaga pag sabihin man natin luma na yung auto natin. Yun lang ang masasabi ko din. Pag kahit luma yung auto natin, kumbaga bigyan din
bigyan pa rin natin ng value kaya para clean look pa rin, masarap sakyan. Isa sa mga vital points pag bumubuo kayo ng mga kotse, huwag nyong palalampasin ang interior pops, no? Kasi syempre dyan kayo sumasakay, di ba? Oo, oh, everyday pa, pre. No? Oh. Sabi natin, daily driving, makikita mo. Parang kumbaga sa office, ito yung desk mo eh. Oo, oh, tama, di ba? Sa office, ito yung desk mo pag nagda-drive ka. So, ayaw mo din na maraming purloloy. Kaya okay na yung talagang clean look. Ayan, hanggang pa parin. Maintain lang talaga. O, sa likod, Bobby, pasilip ako dito, ha? Dito ba yung transaction mo sa likod? Kailangan malaki space. Hindi nyo naman, may una, no? Ewan ko na lang, hindi ko nakaalamin, Pops, ha? Ito, una na to, pang ano lang to. Mga sandalan lang to, pag may mga nakikisakay. Ay, ganun. Siyempre, nakikisakay din nanay ko dito, eh. Mamaya masakit likod ni. Tama, tama. Kasi city driving, ha? Ayun. Walang mga lundo, Pops, no? O, walang mga lundo. Sariwa lahat. Hindi pa ano to, papi, hindi pa gamit na gamit yung likod kaya ganito ako sa riwa. Hindi rin kasi ako gano'n nagpapasakay sa likod din. Sa kabira lang naman din ako nagsasakay ng mga tropa, gano'n. Pag talagang ano lang, nagiinuman, gano'n. Doon na sila nakakasakay dito. Pero ayoko din nagsasakay sa likod, ayoko nang puno eh. Pero malinis dito sa likod, Pops. Malinis dito. Makikita mo naman na yan, wala tayong alikabok or kahit anong marka. Oh. Wala kang marka dito. Wala yan. Baka mamaya may mga matitigas na ano dito eh. Ewan ko lang ha. Goods yan. POV guys na pag nagdadrive. Napakalinis lang. Doon wala mga bulololoy na kung ano-ano. Si Papi yung iba naglalagay ng mga electric pan, di ba? Oo, yun din. Ang cons ng gauge ni SX8, kung kukumpara natin sa Civic. Si Civic kasi maraming indication, mga daming light indication eh. Ito apat lang kasi. Kumbaga ang light indication nyo lang is, yun lang makikita nyo naman na din dyan. Ayun, itong apat. Apat lang yan. Siyempre, nandun din yung signal light. Kasi sa mga Civic guys, lalagay ako ng itsura ng Civic dito, pang makikita nyo dyan, sobrang daming ilaw. Diba? Pero ito, ayun, parang apat lang eh, no? Kinagandaan ni Civic eh, marami siyang indication kung ano na yung magiging sakit ng auto. Kunti na lang yung mga stock dito. Bali, ito na yung mga... Sorry madumi kasi wala pa akong time magana pa engine wash. PO8 straight, maliban sa black. Itong PO8 kasi nito, parang kinuha sa ET3. Meron din akong distributor na pang B16. Injectors ko din is pang B16. Usual na setup natin mga Honda boys na lumalaro din or... enthusiast. Tapos, ang block ko, nabanggit ko naman kanina, yung block ko kasi is 1300. Binor na lang namin ng 1500 kasi kalimitan ng lumalabas ng Honda SX-A dito sa Pilipinas is naka Hyper 16 valve. Din yung stock niya talaga. Tapos, meron din mga lumalabas na 1.5 na VTEC pero hindi siya naka PO8. VTEC engine lang siya. Itong maganda sa SX-8, kung kukumpara siya kasi sa Civic, meron si Civic kasi short rod J-Tor. Kung kukumpara kasi dito kay SX-8, long rod siya. Kahit sa EG, Pops, mag isang dangkal lang eh, di ba? Mga isang dangkal at kalahati lang. Oh. Yung iba, yung talagang gusto ng magandang cooling system sa Civic nila, umahanap talaga ng ganito. Long rod, ito talaga yung pinakagusto ko dyan, yung long rod eh. Naka 20 cam lobes na din. Black na lang yung baga stock dyan. VTEC na rin yan? VTEC na rin. Ang stock ba na City may VTEC? Yan yung Hyper 16 valve. Meron silang stock na VTEC 1.5 D15B. Pero very rare na kumuha nun. Nakalimutan pala namin sabihin guys, 2002 itong model na to, no? 20 years old, no? Patanda na rin, Pops, no? Iba pa rin. Iba pa rin ang modelo, di ba? Iba pa rin ang modelo, pero ano pa rin yung value nito? Kumbaga, syempre, yun ang makikiging i-proud, oh. Malinis yung auto. Very, kumbaga, as a car, ganun. Yun yung description nito. A car. Ayun, oh. Diba? Nakamags lang. Appropriate. Ano, di ba? Appropriate na pang daily din. Ay, meron tayong dalawang kotse dito, eh, no? Isang stock. Isang stock din na medyo lower din, nakamags. Sa akin din naman ganun, pero ganda sa mata, Pops, no? Diba, nakakita tayo yung mga lumang kotse, no? Kumbaga, ang team kasi namin dito sa shop namin is, ano, daily na pang-racing. So, naka-tune din to ng, kasi kakalaro lang namin. So, naka-racing tune pa ngayon to, hindi pa na ibabalik talaga sa street tune. So, madami nakakatay na VTEC to, nakakatay yung VTEC nito ngayon, pati yung launch control. So, medyo pang-rektahan to ngayon, kaya may pagkaingay din nga nung dumating kami dito. So ito ang POV nyo guys, so, pag nagda-drive kayo ng city. Ganda, no, may araw pa. Sakto sa ano. Seating city, Pops, no? Oo, pang seating city ang tema natin ngayon. So pag nakasakay kayo dito sa city guys, no, mapapansin nyo, very... ano, Papi, no? Medyo masigip, Pops, no? Medyo masigip, pero ito, magandang, si isang maganda talaga yung napili na pwesto ni, ano, ni Pasig.
ni Paring Rich Potato. Para experience din natin sa kanila kung ano ang pakiramdam ng city while driving. Oh. Ganito lang yung cruise lang, oh, tinan mo. Parang, di ba, sarap, oh. Mas magaya makita mo, ganyang kalinis din yung interior. Parang, ano tayo, Papi, no? Para tayong nagde-date pala, no? Masarap din pang-date, kaya, siyempre, kaya may mga privacy tayong team. Oh, hindi ko na alam yung privacy mo, Paps, ha? Mamaya kasi, may transaction tayo. Makita, eh. Yari tayo dyan. Yari tayo dyan. Basta ako, coach in review ko, Paps. Nabasa ko dyan. De, pero yun, guys, parang very similar din siya sa, ano, small body, yung medyo dikit na yung ano mo dito, ganun. May pagkaliit lang din tong ano na to, tong modelo na to. Oo. Pero pag sumakay ka talaga sa likod, marumi siya kung kumpara din sa mga may mga luma din kasi na auto, masikip din, no? Oo, kasi guys, oh, ang napansin ko lang, no, parang yung mga tao ngayon, mas malalaki na rin, eh, no? Times 2 na, eh. Times 2 na yung mga tao, eh. Kasi syempre dati, guys, yung mga, kasi ba, yung mga kotse, yung mga Lancer na box type, napakaliit ng loob nun. Pero yung mga wow, very magandang example, Pops, yung Civic na yung bigote. O, tignan mo yung RS Turbo ngayon, napakalaki na, di ba? Mm-hmm. Tapos syempre lumalaki, guys, no, dahil sa technology, nagkakaroon ng mga iba-ibang features yung mga kotse. Kaya yung mga pinto lumalapad na rin. Pero yung mga ganitong kotse, very basic to. Wala rin airbag to, no? Wala rin airbag to. O, dasal-dasal ka lang muna, no? Seatbelt. Always wear your seatbelts talaga. Ayun. Yun lang, guys. Sa model yung ganito, seatbelt lang tayo, guys. Pero, nonetheless, very solid car, no? Sariwang sariwa pa rin. So, mga naghahanap ng city dyan, ito na yung review para sa inyo, no? Papi, baka may gusto batiin? Shoutout. Bali, yung mga shoutout ko, mga kagrupo ko sa SX8. Siyempre, nandyan na din yung mga nireview mo dati, si Nelvin. Si Gio din, mga tropa ko. Ang pinakamamahal ko sa lahat, ang aking pamilya, siyempre. At saka ang pamilya ko sa aking racing team, paddock racing team. Shoutout kay Coach Kaloy Moreno, sa paghawak kay City, sa pag-maintain sa kanya at saka pag-bigay sa akin ng experience talaga into racing. Maraming salamat sa inyo lahat. Siyempre, Papi, salamat! Salamat din, salamat. Ayun. Sana na-enjoy niyo yung video na to, guys, and may nakuha ko yung mga tips and tricks. So, kita-kita tayo susunod video. Peace out!